Hello sa inyo mga subscribers and followers ko sa YouTube and Facebook page. This is Sir Nonito. Medyo na-observe nyo na medyo wala po akong uploads lately. No? Kasi may, of course, may nangyari po sa dito sa family. No? I lost my mother. Namatayan po kami. Mama ko. And then, alam naman natin no, ang situation. Of course, para sa kalaman ng lahat, hindi po COVID patient ang mama ko. No? She died in complicated disease, no? But not COVID. Yun po ang pinapakasalamat namin dahil nandito po kami sa Porinaria, sa burol ng mama ko. So, I would like to update you. Don't worry mga subscribers and followers, I'll be back. Gagawa pa rin ako ng mga tutorial. This time, we're still mourning with sa mga nangyari and I will still make videos in the future. So, kung hindi nyo pa napanood yung mga videos dati, pagtsagaan nyo lang muna yung mga videos ko, ulit-ulitin nyo lang panoorin. I'm sure marami pa kayong mga hindi na view, lalo-lalo na sa YouTube channel ko. Marami na rin ako mga videos doon na tutorial. So, scroll nyo lang, explore nyo lang yung YouTube channel and my Facebook page. And I'm sure marami pa rin kayo matutunan ng mga tutorials doon. And sa mga baguhan, sa mga bago pa lang nag-subscribe na hindi pa alam na my YouTube channel is Sir Nonito Talent is Life. Search nyo lang sa YouTube yung Sir Nonito, susulpot na po yung name ko and then pakiclick lang yung channel, then makikita nyo doon yung mga pang beginners ng mga tutorial from the beginning, basic chords, strumming, and meron din may playlist na din doon. You can also search na kung or browse yung kung marunong ka na sa mga basic chords. If you would like to learn to play a song, meron na din dong playlist. You can explore mga paborito niyong kanta, mga madadali lang sundan. And I'm pretty sure na you'll learn talaga. Na marami kayong matututunan and madali lang talaga siyang sundan. Kapag mag-practice kayo, lalong-lalo na sa mga beginners, sabayan niyo po talaga yung video habang nagigitara kayo, sabayan niyo po. You can also watch in my Facebook page and yun, marami talaga kayong matutunan doon. Sa lahat ng mga nag-post, sa lahat ng mga nakikiramay, dahil nag-post kasi ako doon sa main account ko na yun, nawala na yung mother ko, hindi ko alam kung tamang term ba na magpasalamat, but it's really much appreciated. Kahit na nagdadalamhati kami, nakakaluwag ng kalooban and talaga nakakagaan ng kalooban, nawawala yung kalungkutan, yung mga messages na nababasa ko sa mga, of course, sa mga relatives, friends, mga family, mga kapatid ng mother ko. And of course, in my part, yung mga subscribers and followers ko, mga co-workers, lahat po ang mga nag-donate, marami pong salamat. Salamat po talaga yung word na masasambit ko. Anyway, gano'n naman talaga ang buhay, no? Marami naman talagang nakaka-relate. Pag ganito, nawawalan tayo ng mahal sa buhay, especially pag mama, medyo mahirap talaga. Sa mga makaka-relate dyan, I'm sure, no? Hindi talaga madali yung pagdadaanan or pinagdaanan nyo. So, sa ngayon, sa amin naman na time, but sa amin naman na part na alam naman namin na my mother, no, she lived a very happy life. Wala naman siyang pagsisisi. Kung may mga ups and downs man, normal naman talaga yun sa life. And for you, sa mga nanonood ngayon, I'd like to say na just treasure the moment that you have. No? Kung ano yung mga pwede niyo pang gawin sa mama nyo, sa ina nyo, nanay, gawin nyo na. No? Tapos kung may mga time na sa tingin nyo hindi na normal yung ano niya, yung ginagawa niya, yung mga nararamdaman niya, take action immediately para po maano natin, maagapan ng mas maaga. But of course, prevention is better than cure. Kung medyo matanda na yung mother or mga magulang natin, tayo po magsabi sa kanila, mag-advise po sa kanila na to live healthy, to eat healthy,
Yan. Live a healthy lifestyle. Kahit na matanda na po sila, sana po makinig sila sa atin. And of course, makikinig din tayo sa kanila. Dahil sila naman din na nakakaalam. Sila yung may more wisdom. Pero habang may mga chance pa kayo with your mother, do the best thing that you can talaga. Love your parents. Wala naman sila. You just have to alalahanin natin sila. Mga oras talaga na dapat silang alalahanin. And gawin natin inspirasyon ng mga nangyari sa ating buhay to move on, to move forward. And sa mga nagdadalamhati presently, no, kaya natin ito. Malalampasan din natin ang stage na ito. And we will learn from it. We will learn from it.